po tayo lahat dito ay may katungkulan sa paghahatid at sundo. Kung sino po yung naka-assign dyan, pakitingnan na lang po. Dito po sa may right side na door, malapit po doon sa kay Mama Mary, meron pong table doon, nakalagay na rin po doon yung candle at saka yung rosary. Nandun din po na kayo yung ating mga ushers para doon sa pagtawag doon sa ating at pagkuha sa upuan ng ating mga DA at assign na maghahatid at magsusundo papunta ng baptism area. So yung ating pong assign na maghahatid hanggang doon sa baptism area, siya rin po ang magsusundo papunta sa recovery. So yan po, natandaan po ha. Ngayon, yun po namang naka-assign dito sa loob ng baptism area, which is the chapter head, chapter lady, CL, ACL, secretariat, si probing sa music. Kapag pumasok na po dito ay hindi na po lalabas. Same thing din po sa intercessory. Yung upo po sa intercessory ay hindi na rin po lalabas. Diretso na rin po sa kanilang prayers. Next po, pagkatapos po ng baptism, yung pong mga natapos na ng baptism, kung saan po sila pumasok na pinto, yun po may sliding na nasa harapan, doon po sila papasok, doon din po sila hihintayin na naghatid sa kanila. At dadalhin po sila papunta na recovery room, which is the dining area also. Doon po sila maghihintay at magre-recover. May tanong pa po? Wala pa. Malinaw pa. Next! Ang sunod po ay lahat po ng participants ngayon ay nasa loob na ng recovery area. At yun naman kung ating mga nasa baptism room will start their prayer and cleansing. Prayer and cleansing. Next! At pagkatapos naman po ng cleansing prayer at saka nasa baptism room pa rin sila yung ating participants nasa recovery area. Ang susunod naman po diyan is preparation for our full worship. And the full worship will be at our session hall. So ito po ay maluwag. Ipiprepare lang po ng ating mga assigned na brothers to put the chairs inside para sa ating worship na makukuhan. Ayan. Medyo mabilisan na yung kilos natin dito kasi gano'ng katagal bro yung preparation on kasi yung cables ano, yung sounds pa rin ano namin yung sounds ko dapat may nakaprepare na na sounds dito sadya earlier nakaprepare na yun. I-plug na lang po pag start na ng full worship. So, ang dala na lang po natin sa intercessory ay gitara. Okay na po, bro, Dali. Okay. Opo. At doon naman po sa dito po sa recovery, meron din pong i-download na si Pro Jerry for the pero kung nandito lang intercessory, kahit wala na yung i-download, kung dire-diretso yung so wala na rin, wala na rin po yun. Cancel na rin po yung downloaded music dahil natabi nga pa na nila yung intercessory. Okay? Then, pupunta po tayo sa full worship at 6 o'clock. So start po tayo. Nandito na po tayo lahat sa session hall for the full worship. At ang ating pong sunod is the dinner at 6:30 with a short program ng sharing ng participants and meron din po dyan message from our chapter head and message from our RCD and selected the sharing of experiences per group. Isa lang po per group ang mag-share para hindi po tayo mag-unti ng gabi para makauwi rin tayo ng maaga. At pagkatapos po niya ay home, sweet home at 7 p.m. So, pipilitin po natin matapos alas 7 ng gabi. Bro, ano, ilan na estimated
estimated time for the baptism process? 1 hour. Kaya na yun. Ilan pa ang babaptize? 20 po yung... 20 by 4. 4 stations. Kung dadating pong lahat kasi may mga nag... yung valid naman yung reason. Sabi mo, my birthday is 60th. Tapos yung... nasa Maindigan yung galing Portugal natin na dalawa, hindi mo makaka-attend sila. Nandito na? Hindi, hindi talaga makaka-attend. So, mapamawasan po ito. So, let's go to Portugal. What's your birthday? Yan po, yun ang birthday. 20 minus 4. 4. 24 minus 4, 20. Apat per station. Yes, po. Apo. Nandito na rin po yung per grouping. Iniabot ko po yan sa inyo. Gusto nyo po ay nasa inyo na yan. Dadalhin nyo pang uwi sa bahay. Pero dadalhin nyo po sa Sabado. O sa Sabado nyo ulit kukunin. Pati po yung prayer. Ibibigay sa inyo. Pabasahin ngayon. Ibabalik ulit. Okay. Ibabalik. Ano? Kasi mga iwan sa bahay. So may tanong po tayo doon sa flow, brother dito. Hindi naman po ako sa flow. Yes po. Napansin ko lang na ako yung ito yung ano po? Yan. Pero parang yung look daily, may upload ito, 6. Apatan lang po yan, brother dito. Base po dito sa grouping, sa pagkako. Iba po yung... So, apat lang. Apat po per group. Ito po yung... Pero batches po yan, batches yung pagtura. Batch po, batch per batch. So, apat-apat nilang papasok. Yes po. Di ba, group 1, ilan pa naman ang isang group 1? Apat. Ah! Ganito po yan. Anak na kayo po dyan, kasi mag-asawa po ako at mag-sunod. So, pag pinuha po yung mag-asawa, dalawang mag-asawa, apat yung papasok. Tayo muna. Sige po, baka may ibang intindi. Pagkakapareho po kami ng intindi, pero baka pagkakagulo pa rin ng intindi. Ah, sige po, brother. Ah, sorry po. Yung DL. Kami dito po yun. Tensya na po ha. Meron talaga mga technicalities pagdating yan. Dati po kasi, nung tayo nag-babaptisim, natanda ko po, kahiwalay ang babae at saka lalaki kasi malaki yung ating venue. Eh dito po, maliit lang yung kanilang uupuan doon sa regisang gano'n na lang. So sabi nung aking kabiyak, eh i-consult ko daw sa inyo, ano pong gusto ninyo? Hindi magkasabay ang mag-asawa? Men? Pero doon po naman sa loob, nagkakasabay ang babae at lalaki, tama ba? Oo. Oh. Hindi magkasabay ang mag-asawa sa loob. So, babaguhin po natin ito. Ayan. Salamat po sa inyo. Ay, pero naranan, baka ibang ating ano ba? To share with you, kasi you have 6 groups, 3 men and 3 women, 3 ladies, diba? Yes po. Hindi ba mas madali kung nangyari 6 tables na din nasa to? 6 tables yung ating nasa to sa pagkinawasan natin na mas sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Huwag na magkakalimigan. O kasi kumbaga if it's 1 hour, mas mabilis talaga kung 6 tables pa nasa to. Kasi pag ginawa natin na 6, ano yun, tapos agad. Yeah. Kumbaga, ang iisip ko kasi, titignan ko yung ano, malaki naman yung kwarto eh. Pwede yung dalawang kanto sa kanto, isang table doon sa kanto, dito sa likod, yung kanto at kanto, tapos sa likod sa kinina. Instead nung magkakatabi sila ng isang kinina. Ang nasa loob lang po ay, kasi madadagdagan po yung ating... Kasi ang pangkakabang ko ang ating gagawin kasi, yung music room is din po ako nung nung
Dahil tatakon noon, nagkabaptisyan tayo sa airbase pa nga, kapatikit, dito yung isa, dito na yung isa. No? Eh, magkatalo, huwag lang namin sila pagkaharapin, kailangan magkatalo pa nga. Palagay ko po, mas maganda kung magagawa natin. Opo, okay lang po yan, kasi nung una po talaga anim. Eh, siyempre, yung mga nag-meeting po, may dapat po tayong, ano tawag po sa English? Yun yung pinaka-end ng meeting na i-reduce sa apat. Kaya apat po yung pinipresent namin sa inyo. O, yun lang po yung scenario doon. Ani po talaga yung suggested na tables, i-reduce namin ng apat. Pero kung ang suggestion po ng nakarami ay gawing 6, mag-a-adjust naman po yung nasa sa loob na mga DL tsaka ADL. Rugtong kasi nung kung bakit dapat nga ani, ang bawat kasi grupo nito, may isang area lang ang pupuntahan. Halimbawa, yung group 1, doon lang, 1. Group 2, doon lang, 2. Group 3, group 4, group 5, group 6. Hindi malilito. Opo, pero meron po tayo mga absent na, di ba? Still, kung darating mo yun, ito po sa radio isa. So, ang DL, magiging makansya. Bro, Alan. Ay, bro. Okay, yes, po. Kasi kung ang giving concern na di ba may assignment kami na interview namin yung purpose na sa baptism. So, kami yung mag-propertize sa nila. So, ang concern na po namin, like, kapag nagsabay yung dalawang iyon, yung sa baptism na yun. I-arrange ko kasi dahil na 4 lang to bro, i-arrange na siya, 6 naman yung position. Thank you.